Mga kapatid, sa pananampalataya, ano ba ang pinaka mahalaga sa buhay natin sa mundong ito? Ano ba ang pinaka importante na ating makamit sa mundong ito? Ang iba ay sumasagot na ang pinaka-importante nila ay kayamanan, salapi. Ang iba naman, ang pinaka-importante sa buhay nila ay ang kanilang mga mahal sa buhay. Iba't iba. Ang iba naman, ang pinaka-importante ay ang kanilang mga karir, hanap buhay, trabaho. Lahat po iyan, mga kapatid sa pananampalataya, pang makamundo na bagay. Ano ba ang pinakamahalaga na dapat makamit natin sa mundo ito? Ang pinaka-importante po sa lahat, kahit na ikaw pa ang pinakamahirap na tao sa ibabaw ng lupa, ngunit kapag nataglay mo ito, pinakamaswerte ka. Ano ba ang pinaka-importante sa lahat? Ay kaligtasan sa apoy ng impyerno. Ang makaligtas sa impyernong apoy at maging mananaanan sa paraiso, ito ang wala nang katulad na pinaka the best na achievement na ating makamit sa mundo ito. Dahil yan po ay pang forever. Yung mga kayamanan, mga mahal sa buhay, mga career, lahat po yan pang makamundo. Lilipas lahat yan pagkaraan ng ilang taon. Mga kapatid, sa pananampalataya, kaligtasan. Wala nang higit pa. Makaligtas ka sa apoy. Napakatindi ang apoy sa impyerno. Isang segundo lang na isausaw ka doon, Allahu Akbar, palayo ng Allah. Ngunit kapag ikaw nakaligtas, wala kang kasing swerte. Ngunit, ito po ang tandaan natin mga kapatid. Hindi po libre. Hindi po libre ang kaligtasan. Mayroon po mga requirements. At ito po ang ating paksa. Mga requirements sa kaligtasan. Ano-ano ang mga requirements sa kaligtasan? Bumanggit tayo ng ilan. Number one na requirement sa kaligtasan para makaligtas ka kapatid. Pag wala ka nito, hindi ka talaga makaligtas. Numero uno na requirement sa kaligtasan ay iman, pananampalataya. Hindi ka makakaligtas kung hindi ka nananampalataya. At ang tinutukoy na pananampalataya, pananampalataya sa kaisahan ng Allah. Pananampalataya na nakalagay po sa anim na haligi ng pananampalataya. Kinakailangan maintindihan natin na ito ang unang requirement sa kaligtasan. Kinakailangan mayroon kang totoong iman, pananampalataya. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Malapit-lapit na pakahulugan. Hindi kayo makakapasok sa paraiso. Ibig sabihin, hindi ka makakaligtas sa apoy. Dadalawa lang ang destinasyon sa kabilang buhay. Kung hindi ka paraiso, impyerno ka. Kung hindi ka impyerno, paraiso ka. So pag sinabing paraiso ka, ligtas ka sa apoy. Pag sinabing impyerno ka, wala ka sa paraiso. Ulitin natin yung hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi kayo makakapasok sa paraiso maliban na kayo ay mananampalataya. Authentic na hadith, Sahih Muslim at saka hadith Ahmad. Alam ba ninyo mga kapatid sa pananampalataya, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi na kapag ikaw ay talagang nananampalataya, iman, mu'min, ginagarantiyahan ng Allah na gagawin niya, ituturing niya na kanyang obligasyon na ikaw ay kanyang iligtas. Ganun kabigat ang iman. Ituturing ng Allah na kanyang obligasyon na iligtas ka basta ikaw mananampalataya. Bilang katibayan, sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim, Ba'da
A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Thumma nunajji rusulana walladhina amanu. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Itu yang katibaya. Nakapagi kawai mananampalataya. Itinuturing ng Allah na kanyang obligasyon. Inuobliga niya ang kanyang sarili. Kanyang obligasyon na iligtas ka. Basa, malapit-lapit na pagkahulugan. Pagkatapos, iniligtas namin ang aming mga sugo at ang mga yaong mananampalataya. Sa ganun, ay obligasyon para sa amin na iligtas ang mga mananampalataya. Ganito po kabigat ang iman, na kapag ikaw ay tutuhanan na nananampalataya sa kaisahan ng Allah, nananampalataya sa lahat ng mga articles of faith, lahat ng mga haligi ng pananampalataya, gagawin ng Allah, ituturing niya na kanyang obligasyon na ikaw ay kanyang iligtas. Kadalika haqqan alayna nunzil mu'minin. Ituturing niya na obligasyon niya na iligtas ka, kapatid. Ganito ka-importante ang pananampalataya. Pangalawang requirement sa kaligtasan. Ibig sabihin po, hindi po libre ang kaligtasan. May mga requirements. At ito tinatalakay natin ngayon. Lima sa mga requirements ng kaligtasan. Number two requirement. Kahit na mayroong kang iman, kahit na nananampalataya ka, eh paano kung sablay ang iyong iman? Sablay ang pananampalataya. Iba ang pagkakaintindi mo sa Allah. Mali ang akida mo. Kahit na nananampalataya ka, mali ang iyong pagkakaintindi sa Allah. Kaya ang pangalawa na requirement ay kaalaman. Hindi basta kaalaman, tumpak na kaalaman. Kilala mo sino ang Allah subhanahu wa ta'ala. Marami ang uri ng pananampalataya. Pananampalataya kay Jesus, pananampalataya kay Buddha, pananampalataya kay Mao Zedong, pananampalataya kay Hitler. Lahat yan pananampalataya. Ngunit ang tanging pananampalataya na tanggap sa Allah, pananampalataya sa kaisahan ng Allah at sa kanyang sugo. Hindi mo makakamit ang tumpak na pananampalataya kung hindi tumpak ang iyong kaalaman. Importante ang kaalaman, mga kapatid, sa pananampalataya. Hindi sapat na nagsasala ka 5 times a day, nagsasambayang ka, at sasabihin mo, sapat na to, hindi ko na kailangan ng kaalaman, hindi ko na kailangan umatin ng mga seminar, hindi ko na kailangan makinig ng mga lecture sa radio, sa TV, saan man. Ang importante, nagsasala ko 5 beses, Allahu Akbar. Napakarami ang nabiktima ni Satanas sa ganitong patibong, na umasa na ang Muslim na siya ay sumasamba 5 times a day nang walang kaalaman. Ibinatay niya ang kanyang pagsamba sa pagsamba nang hindi nakabase sa tugpak na kaalaman. Napakarami ng Muslim na hindi marunong magsala, ni mag-ablusyon, ni marunong. Pwede ka pang patawarin ng Allah kung baguhan kang Muslim. 6 na buwan, baguhan ka pa. 1 taon pwede pa, 3 taon pwede pa. Ngunit kung 10 taon ka ng Muslim, 20 years ka ng Muslim, hindi ka pa rin marunong magsala. Anong say-say ng iyong sambayang? So kailangan manaliksik ka, magtanong-tanong ka, magbasa-basa ka, at hindi basta magtanong-tanong, hindi basta magbasa-basa, kailangan tumpak na kaalaman. Kapatid sa pananampalataya, ang kaalaman ang mag-aangat sa atin sa mas mataas na antas. Kaalaman ang mag-aangat sa atin sa mas mataas na antas, mula sa pangumuhay na madilim, mula sa pangumuhay na walang kinikilalang Diyos, mula sa pangumuhay na hindi mo alam paano sambahin ang Allah. Matututunan mo paano ang tama na paraan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kauna-unahan na aya ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaalaman. Kauna-una na aya, kaalaman. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Basahin mo. Ano bang basahin mo? Kaalaman. Basahin mo sa pangalan ng iyong Panginoon na siyang lumikha. Allahu Akbar, subhanallah. Alam po ninyo sa impyerno apoy,
Kapag po ang mga taga-impernong apoy, sisingsisi sila. Sasabihin nila sa isa't isa, kung ginamit lamang natin ang ating isip, talino, kaalaman, hindi sana tayo makakapasok, mananahanan, magiging kasamahan ng mga naglalagablab na apoy. Allahu Akbar. Ganang importante ang kaalaman. Bilang katibayan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْكِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Malapit-lapit na pakahulugan. Ito yung mga taga-impyerno. Sising-sisi sila. Sana nila ginamit natin at yung mga utak. Sana nakinig tayo. Sana ginamit natin ang ating mga isip. Basa. At sasabihin nila ng pagsisisi, kung nakinig lamang tayo o ginamit natin ang ating mga talino, hindi sana tayo magiging kasama ng mga mananahanan sa naglalagablab. Ibig sabihin ng naglalagablab, impyernong apoy. Ibig sabihin, kapatid sa pananampalataya, kailangan natin ng kaalaman. Ito yung requirement sa kaligtasan. Kaalaman. Napakadali na matuto ngayon ang Muslim. Napaka dali-dali matuto ng kaalaman. Magbukas ka lang sa YouTube, magbukas ka sa Google. Ang daming websites ng mga standard ng mga Islamic Dawa Centers. Anong gusto mo? English? Anong gusto mo? Tagalog? Anong gusto mo? Maranao? Anong gusto mong lingwahe? Nandiri yan. Madali matuto ngayon. Kung gusto mo lang talagang matuto, kinakailangan natin na matuto. Dahil ang may kaalaman, tinutukoy na kaalaman po Islam, ang may kaalaman ay hindi kapantay ng walang kaalaman. Ha? Magkapantay ba si Magmang at si Maalam? Hindi po. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, Qul, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun? Sabihin mo, ang mga yaon ba na nakakaalam ay katulad, kapantay ng mga yaong walang kaalaman? At ano ang kaalaman na kailangang malaman mo? Ano ang pinaka-importante sa lahat ng kaalaman, pinaka-pondasyon ng lahat ng kaalaman na kailangan malaman mo? Hindi pwedeng hindi mo ito alam. At marami pong Muslim na hindi nila ito alam. Lalo na kapag ang Muslim hindi man lang umaatin ng mga seminar, hindi nakikinig-kinig, hindi nagbabasa-basa, hindi na ito alam. Ano ang kaalaman na kailangan malaman natin ay ang kaalaman na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ito yung pinaka-importante sa lahat ng kaalaman. Kailangan maintindihan mo, fa'lam annahu la ilaha illallah, kung kaya't dapat malaman mo na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Yaon lamang mga may kaalaman, kapatid. Yaon lamang mga may kaalaman ang makakaligtas. Tinutukoy na kaalaman, kaalaman sa katotohanan, katotohanan na walang Diyos maliban sa Allah. Yaon lamang mga may kaalaman ang makakaligtas. Walang makakaligtas maliban sa iyong may kaalaman sa katotohanan na walang Diyos maliban sa Allah. Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, maliban sa mga yaon na sumaksi sa katotohanan, sumaksi na walang Diyos maliban sa Allah, at alam nila na walang Diyos maliban sa Allah, wala makakaligtas maliban sa kanila. So ganito po kaimportante ang kaalaman. Alam ninyo, kapag po naghihingalo ang Muslim malapit nang mamatay, pinabibigkas sa kanya itong katotohanan, kalima la ilaha illallah, pinabibigkas. May mga Muslim na hindi tumabigkas. Nilalapitan mo halimbawa yung kapatid mo sa pananampalataya, kunwari ang pangalan niya ay Muhammad, o kaya ang pangalan niya Abdul. O Muhammad, o kaya o Abdul, bigkasin mo, binubulungan mo, bigkasin mo la ilaha illallah. Makita mo yung bibig niya bumubukas, ngunit hindi ba kagala yung dila, nakalak. Hindi niya mabigkas. Allahu Akbar. Paano yan bro? Hindi niya mabigkas pero alam niya. Hindi niya mabigkas pero alam niya na walang Diyos maliban sa Allah. Ito yung pinaka-critical na bahagi ng kaalaman, na alam mo na walang Diyos maliban sa Allah. Makakaligtas ka ba?
Hindi mo bigkas. Nakalakandila mo, pero alam mo na walang Diyos maliban sa Allah. Ganito ka-importante ang kaalaman. Ligtas ka. Bilang katibayan na ligtas ka, basta alam mo na walang Diyos maliban sa Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallahu dakhalal jannah. Sino man ang mamatay na alam niya na walang Diyos maliban sa Allah ay pumasok sa paraiso. Pangatlong requirement. Kahit lima lang banggitin natin, marami pang requirement pero walang oras sa mga susunod na pagkakataon. Pangatlong requirement. Kahit na mayroong kang iman at mayroong kang tumpak na kaalaman, kung wala ka namang aksyon, gawa ng kabutihan, wala rin saysay. Tupo ka rin sa apoy. Kahit na ikaw ay nananampalataya na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at alam mo na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, wala ka namang aksyon. Hindi mo naman siya sinasamba limang beses araw-araw. Sinasamba mo lang siya Biyernes. Tupok ka sa apoy. Oo, naniniwala ka at alam na alam mo, ngunit wala kang aksyon sa mga gawain na ipinag-uutos niya. Wala kang aksyon para iwasan ang mga gawain na pinagbabawal niya. Tupok ka sa apoy. Kailangan mayroon kang pananampalataya at mayroon kang aksyon. Paggawa ng kabutihan. Katibayan, sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka maipagtatanggol ng kayamanan mo, ng mga anak mo. Ang magtatanggol sa iyo, puso na nananampalataya na sinabayan mo ng aksyon, gawa. Pag sinabi mo aksyon, gawa, ang tinutukoy, pagsunod sa mga utos ng Allah, pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah. Basa. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ. Malapit-lapit na pakahulugan. So ganito ka-importante mga kapatid, hindi sapat na naniniwala ka na walang Diyos maliban sa Allah. Hindi sapat na maalam ka na walang Diyos maliban sa Allah kung hindi mo naman sinusunod ang utos ng Allah at hindi mo iniwasan ang mga ipinagbabawal ng Allah. Wala. Walang saysay na iman. Useless na iman. Useless na kaalaman. Malapit-lapit na pagkahulugan. At ang kanila at ang inyong kayamanan at hindi ang inyong kayamanan ni ng inyong mga anak ang maglalapit sa inyo sa amin, kundi siya lamang na nananampalataya at gumagawa ng mabubuting gawain para sa mga yaon, mayroong dalawang gantimpala para sa kung ano ang kanilang ginawa, at mananahanan sila sa matataas na tirahan ng mapayapa at ligtas, ibig sabihin paraiso. Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalataya, ganito ka-importante. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala yung matataas na tirahan na hindi mo mararating kung wala kang pananampalataya at gawain na kabutihan, gawain pagsunod sa utos ng Allah at gawain pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah. Therefore, ngayong alam na natin na hindi pala sapat yung iman lang, hindi pala sapat ang kaalaman lang, na walang action, kailangan gagawin natin. Ano man ang ipinagbabawal ng Allah, iwasan mo. Gaano man kagustong gusto ang isang hanap buhay na alam mo na haram, putulin mo. Gaano man kaayaw na ayaw gawin ang ipinag-uutos ng Allah, gawin mo. Yan po para ikaw makaligtas na may pananampalataya at mayroong kaalaman at mayroong aksyon. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi aksani ma kanu ya'malun. Na naman pananampalataya naman at saka aksyon dinidiinan dito. Kailangan mayroong kang pananampalataya at mayroong kang action. Malapit-lapit na makahulugan.
sino man ang gumagawa ng kabutihan, malalaki man o mababae, habang siya ay tunay na mananampalataya, katotohanan sa kaniya ay aming ibibigay ang mabuting buhay at tiyak na babayaran namin sila na isang gantimpala na naaayon sa pinakamainam sa kung ano ang kanilang kinagawi ang gawin, ibig sabihin po paraiso. Ang tinutukoy po mga kapatid na aksyon, gawain kabutihan. Yung ginawa mong kabutihan, ano mang kabutihan ginawa, na ang tanging dahilan bakit mo ginawa, alang-alang sa Allah. Iniwasan mo yung ipinagbabawal ng Allah kahit gustong-gusto mong gawin, pinutol mo, mayroon kang kalaguyo, mayroon kang karelasyon, mahal na mahal mo siya, ngunit ang inyong relasyon ay zina. Either pakasal kayo, magtawba, or putulin mo na ang relasyon, magtawba. Gaano man siya kamahal na mahal, pinutol mo ang relasyon ng alang-alang sa Allah. Ano man gawain na pinag-uutos ng Allah, gagawin mo kahit hindi mo gustong gawin, alang-alang sa Allah. Iyan po ang good deeds na kailangan sa requirement ng kaligtasan. Number 4 na requirement. Kahit na mayroong ka pang iman at mayroong ka pang kaalaman na tumpak at mayroong kang aksyon, pag wala itong numero 4, tapos ka. Wala kaligtas. Ano yung numero 4 na requirement sa kaligtasan? Ganito po yun mga kapatid. Lahat po tayo tao. Wala pong sino man sa atin na anghel. Lahat po tayo tao. Ibig sabihin ng tao, may naka-built-in sa atin na pagnanasa. Walang sino man sa atin na walang pagnanasa. Sino ba naman ang, sige nga, ituro mo sinong tao na walang pagnanasa? Lahat ay may pagnanasa. Kasabay ng pagnanasa, napapaligiran ka sa mundong ito ng iba't ibang uri ng tukso. Tukso. At kasabay ng tukso, naririyan si Satanas na binubulungan ka na sundin ang iyong pagnanasa doon sa tukso. Ibig sabihin, gaano ka man kalakas ang iman, gaano man kalakas ang iyong kaalaman, gaano man kalakas ang iyong mga gawain kabutihan, magkakasala ka paminsan-minsan. Gaano ka man kahusay sa pananampalataya, gaano ka man kahusay sa kaalaman, gaano ka man kahusay sa paggawa ng mga kabutihan, paminsan-minsan sasablay ka. Tao ka eh. Magkakasala ka. Ngayon, ang panganib, minsan magagawa ka ng kasalanan ng mga major, mga mortal na kasalanan. Mayroong mga kasalanan na bubura sa lahat ng nagawa mong kabutihan. May mga kasalanan na katumbas ay kufur. May mga kasalanan na katumbas ay shirk. Papaano ang kaligtasan mo kung doon ka nagtapos? Therefore, pang-apat na requirement, tauba. Tauba, tauba, repentance. Mga kapatid sa pananampalataya, kailangan natin magtauba, magrepent. Lahat tayo, walang sino man sa atin ang hindi nagkakasala. Kailangan lay ka nakahanda. Huwag kang datnan ni malakal maut na hindi ka nagtatauba. Kailangan magtatauba pag nagsasakaratal maut ka. Kapag po ang kaluluwa mo, tandaan mo to. Kapag ang kaluluwa mo ay lalabas na, nakarating na sa iyong lalamunan, lalabas na, wala nang tatanggaping tauba, wala nang repentance. Kahit na gusto mo pa mag-Muslim, mag-convert, hindi na rin tinatanggap. Dahil sa mga oras na iyan, nakita mo na anong inihanda sa iyo, impyerno o paraiso. At wala na, wala nang oras para mag-repent. Therefore, mga kapatid sa pananampalataya, magpakahusay-husay tayo sa paghingi ng tawad sa Allah, pagsusumamo, paghingi ng tawad sa Kanya, mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nagkakasala. Ang mga propeta hindi nagkakasala. Pwede sila magkamali, pero hindi sila nagkakasala. Ilang beses nabanggit sa Quran, nagkamali ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong kaiba ng pagkakamali sa pagkakasala? Pagkakamali, hindi mo sinasadya, hindi mo alam, hindi mo sinasadya na gawa mo. Pagkakasala, alam na alam mo na haram ginawa mo. Yan ang kaibahan.
Ang mga propeta pwedeng magkamali, pero hindi sila nagkakasala. Ngunit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagtatawba 10 beses araw-araw. Basa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi ilaihi 100 marrah. Patibayan. Na siya mismo nagtatawba. O mga tao, manumbaling kayo sa Allah sa pamamagitan ng pagtatawa at inyong hangarin ang kanyang pagpapatawad, sapagkat tunay, ako ay nagtatawa 100 beses bawat araw. Authentic na hadith, Sahih Muslim. Kung siya ay nagtatawa, siya na sinless man, pinakadakila sa lahat ng nilalang, ako pa kaya, ikaw pa kaya, tayo pa kaya hindi magtatawa? Lagi-lagi, kailangan, magtawa tayo. Tandaan mo kapatid na ang paggawa ng kasalanan, bawat kasalanan na gawin mo, bawat kasalanan na gawin mo ay hakbang papalayo sa Allah. Bawat kasalanan, napakarami mo nang ginagawa ng kasalanan, ang layo-layo mo na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sa pamamagitan ng pagtatawa, ikaw ay nanunumbaling bumabalik sa Allah. Allahu Akbar. At kapag ikaw ay tutuhanan na nagtatawa, tutuhanan nagsisisi sa iyong mga kasalanan, tutuhanan nagbabagong buhay, ang Allah subhanahu wa ta'ala gagawin niya na para kang walang kasalanan. Ang totoong nagtatawba ay tulad sa isang taong walang kasalanan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Ang tao na nagtatawba sa kasalanan ay katulad ng isang tao na walang kasalanan. Hadith Ibn Majah. Likas na sa atin. Nature na natin. Built in. Na minsan nakakalimut. At natutukso. Sabi ko kanina eh, tatlong factors eh. Una, built in sa iyo ang pagnanasa. Pangalawa, napapaligiran ka ng tukso. Pangatlo, inuudyukan ka ni Satan. Gawin mo to, gawin mo yan, akbayan mo yan, akbayan mo to, kunin mo yan. Allahu Akbar. So paminsan-minsan makakalimot ka at makakagawa ka ng kasalanan upang nang sa gayon ikaw ay magsumamo at humingin ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ipapakita na sa iyo ang kanyang kadakilaan ng habag. Patatawarin ka niya, siya ay nalulugod. Kapag ikaw ay mas sumamo na humihingi ng tawad sa Allah, mas sumamo na nagbabalik loob sa Allah, mas sumamo na nagtatawba, ang Allah subhanahu wa ta'ala nalulugod, natutuwa sa iyo. Katibayan, sinabi niya mismo, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Katotohanan, minamahal ng Allah ang mga yaon na nanunumbaling sa kanya sa pamamagitan ng pagtatawa, at minamahal niya ang mga yaong pinanatiling dalisay ang kanilang mga sarili. Last requirement, number 5. Kahit na mayroong kang iman, mayroong kang kaalaman, mayroong kang aksyon, mayroong ka pang tawba, pag wala itong numero 5, wala ka ligtas. Hindi ka makaligtas. Gaano ka man kabanal na banal, hindi ka makakaligtas. Panglima na requirement, rahma, mercy, habag, awa ng Allah. Mga kapatid sa pananampalataya, ang paraiso, pagkamahal na mahal ang paraiso, hindi kayang bayaran ng gawa kung gawa lamang ang pagpapatayan. Makakaligtas tayo sa pamamagitan ng habag sa atin ng Allah. Mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinaka banal sa lahat ng kabanalan, siya ang pinakadakila sa lahat ng nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya mismo, hindi siya makakaligtas kung ang pagbabatayan lang ay gawa ng kabanalan, kung hindi siya kahahabagan ng Allah. Basa bilang katibayan, na siya mismo hindi makakaligtas kung hindi kakaawaan ng Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa absiru fa innahu lan yudqilal jannata ahadan amaluhu.
malapit-lapit na pagkahulugan. Pagbutiin ninyo ang pagsamba. Ibig sabihin, pakaingatan ninyo ang mga gawain pagsamba. Magpakalapit kayo sa Allah at magbigay ng magandang balita. Katotohanan, walang sino man sa inyo ang makakapasok sa paraiso ng dahilan lamang sa mga gawa. Allahu Akbar. Ganito kamahal ang paraiso. Hindi kayang bayaran ng gawa. Kahit na magfasting ka pa buong buhay mo, magtahajud ka pa gabi-gabi buong buhay mo, kayamanan mo, gugulin mo sa landas ng Allah, lahat ng kayamanan mo, magpakabait ka pa, lahat ng gawing ibada gawin mo, hindi sapat. Kung good deeds lang ang pagbabatayan para makaligtas ka, kung wala ang habag, awa ng Allah. Malapit-lapit na pagkahulugan. Binasa natin ang hadith. Pakaingatan ninyo ang pagsamba. Magpakalapit kayo sa Allah at magbigay ng magandang balita, katotohanan, walang sino man sa inyo ang makakapasok sa paraiso ng dahilan lamang sa kanyang mga gawa. Nagtanong sila, pati na ikaw usugo ng Allah? Ay hindi. Qalu, wala anta, ya Rasulullah. Sinabi nila, pati na ikaw usugo ng Allah? Ay hindi. Sumagot siya. Sabi niya, pati na ako hindi. Maliban kung ipagkaloob sa akin ng Allah ang kanyang habag. Qala, wala ana illa an yatagammadani Allahu minhu birahmah. Sagot niya, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagot, kahit na ako, maliban sa ipagkaloob sa akin ng Allah ang habag mula sa kanyang sarili. Pinaka-authentic na hadith, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, pinaka-authentic na hadith, mga kapatid sa pananampalataya, ganito po ang kailangan natin maintindihan. Kung bakit tayo magsusumikap ng husto na mapalakas ang ating iman, magpuporsige ang bawat isa sa atin na magkaroon ng tumpak na kaalaman, bawat isa sa atin ay gagawin ang lahat ng makakayanan para isa buhay na ang utos ng Allah ay gawin, isa buhay na ang ipinagbabawal ng Allah ay iwasan. Magsumikap tayo na humingi ng tawad sa Allah. Nang sa gayon po, nawa makamit natin ang habag, awa, rahma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أياك بغير يبنى بنران غحبيب يا na uba ka raw ta kapatay ama da ka ku Islam mananya na ipugin taong ka so la ilaha illallah na umaw makay malakalamaw na kuenyan sunyawang ka asisir ka so la ilaha illallah. Mga kapatid sa pananampalataya, kailangan maintindihan natin na ang kaligtasan ay tinatrabaho. Tinatrabaho ng puso sa pamamagitan ng iman. Tinatrabaho ng utak sa pamamagitan ng kaalaman. Tinatrabaho ng ating katawan sa pamamagitan ng aksyon sa paggawa ng kabutihan, aksyon sa pag-iwas sa mga kasalanan. At tinatrabaho ng dila sa pamamagitan ng pagtatawa. Nang sa gayon, ay ating makamitnawa ang habag ng Allah nang sa gayon tayo po ay makapagpanahanan sa kanyang pangako na tayo